Alam natin, nakaliwat kanan din yung mga akusasyon laban o paninira laban sa pangalawang pangulo. Sa tingin ho ninyo, may mas malalim pa na dahilan. Alam natin, dahil nga, nabanggit mo na kanina tungkol kay Congressman Pulong at kay Mayor Baste. Pero may mas malalim ba? Naka-impluensya ba yung itong mga paninira ito laban sa kanya na mag-anunsyo bigla-bigla? Kasi maraming nabigla din, oy, aba, tatakbo na palang sa susunod na eleksyon, sabi ng pangalawang pangulo. Kung araw-araw kang gumigising na iniisip mo ano ba ang bagong itatapon sa akin, nakita mo naman medyo nahulog na ang katawan ni BP, nangayayat, no? Sa kanya mahalaga ang punto de vista ng kanyang mga anak, ng kanyang pamilya, ng kanyang nanay, no? Sa tingin ko, yung hindi ba nakikitaan siya na nakatulong naman ako sa inyo, nakaambag naman ako sa inyo, wala naman akong ginagawang masama. Sa tingin ko, napakahirap na sitwasyon yon. At alam lahat natin, connected yan sa 2028. Yes. In effect, meron na dun sa triumvirate, yung triumvirate ng power, yung nagsishare ng power, kitang-kita mo dyan si Speaker, nag-aambisyon. Hindi tinitigil. Sige lang ng sige. Makikita mo, sa tingin ko, yung unelected pero asawa ng Pangulo, malaking bagay rin yan. Ako, hindi mo naman kasama sa kasunduan ng unity yung dalawa eh. So malaking bagay sa akin na ang Pangulo magsalita. Kanina nagsalita siya pero nakita mo biglang pivot. Yes. Kunyari sa ICC, sabi niya ganyan, oh, we will not allow, it's contrary to our sovereignty, blah, blah, blah. However, if they are here on their individual, you know, they are welcome. So, di ba, when you say something, stop there. Because that is a presidential pronouncement. Pag nag-however ka, but if, eh, conditional lahat yun. So, yung kanina, maganda na eh. Sabi ko nga, sana in-edit na lang at hindi na sinabing however eh. Ganun din yun sa People's Initiative. Sinabi niya in a roundabout way. Sana tandaan naman niya ang nagsakripisyo rin naman dito sa unity, hindi lang naman sila. Malaki ang sakripisyo ng Duterte. Kahit ang tatay, hindi para sa kanya, nagsakripisyo, tumahimik. Sumunod dun sa anak, no? At tatandaan natin yung second chance ng Marcos. Nangyari lamang yan dahil sa Duterte. So, kung yun nakakalimutan nila, sa tingin ko dapat, alam mo, ito hindi sa nahahaba kung nag-uusap eh. Yes. Pero ang sense ko, niwala ang Vice Presidente sa kitchen cabinet. So kung wala ka sa kitchen cabinet at nasa formal cabinet ka lamang at hindi mo makausap ang presidente, hindi kayo magkahingahan ng sama ng loob, lumalaki ng lumalaki ang hidwaan. At paglaki ng hidwaan, mangingialam ang mga politiko na may pinapaboran. So makikita natin, pag pinag-compare mo si Speaker at saka si BP diretso. Si Speaker pa ikot-ikot. Pero mo yung sabihin hindi siya nagli-lead nitong People's Initiative. Pero kitang-kita naman natin sa lahat ng mainstream media, na-cover siya during that economic briefing. Na-cover siya ng ilan to announce nung nag-resume. Dati opening lang ng Congress nagsasalita ang Speaker, ngayon pati resumption nagsasalita. At dun sa resumption, parang sinabi na, oh, ito si Senate President ka, sumasang-ayon na. Pero wala siyang ownership.
Basic yun eh. So sino nagpalabas ng kondo ng bayan? Kung hindi ang speaker ang nagpaalakad niyan, ang mga congressman naman, umaasa lang yan sa releases ng accounts. So, babalik tayo. Sinabi ni ng kanyang spokesperson, si Congressman Tulfo, walang kinalaman. Sinabi na hindi niya alam at hindi niya alam kung ano yung sinasabi ni Senator Bato. At hindi siya sumasagot sa mga hindi nagne-name. I mean, this is really too much power. Look at his demeanor. So, sino ba talaga ang presidente? Yun ang nakakalungkot dahil hindi naman siya hinalal. Ang boto lang niya, 180,000 sa distrito. Naging speaker siya dahil sa plenaryo. Pero si BP, 32 million yan, nationwide. Direkto sa tao. At nakikita rin po ninyo, Prof, na ipinapakita din ng pangalawang pangulo kung baga kaya niyang tumayo mag-isa na wala mang kinikilingan na kahit sino. I mean, Duterte, sabi mo nga kanina, nangunguna yan. Mas mataas yung botong nakuha niya anong nakaraang eleksyon. Oo, tama yan, Jade. Hindi, wala siyang kapartido. Ang sa tingin ko nagsalita lamang sa House of Representatives to take her side is si ngayong Congressman Claude Bautista. Ano nangyari dun sa mga alam mo, sabi nga nila weather lang eh, no? Pero ang nakakalungkot dun, parang kinalimutan na nila lahat at tinalikuran na nila si Vice President. For the simple reason that we have a speaker who knows how to use money politics. Yun ang nakakalungkot. Oo, ngayon, kasi kung wala kang pondo, hindi ka makakalaban sa gera na ginagawa ni Speaker. Marami po mga ganap ngayon, especially yung napanood mo naman siguro ma'am yung naging balita natin kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, alam din po natin yung mga naging dynamics recently doon sa Uniteam na ikinampanya po natin nung nagdaang eleksyon. Do you think yung hakbang na yon, yung pagpaparinig ni Vice President Inday na she will run in a position wherein hindi pa naman dapat siyang tumakbo dahil midterm lang, is a move of a broken heart and needs to move on dahil nga sa nangyari sa dynamics sa Uniteam? Alam mo, Jade, yung sinabi ni Vice President, I think is a very strategic move. Hindi siya broken heart, pero pinapakita niya sa taong bayan that I can turn my back away from this. I do not cling on my position. Those are two principles na makikita mo na certain siya. Pero nung sinabi niyang ako'y tatakbo, hindi naman niya sinabi sa anong posisyon, pero sa 2025, makikita mo maraming bumalik sa planning board nila dyan sa announcement na yan. In fact, alam ko yung isang grupo nagkaroon ng crisis meeting. Kahapon yan nangyari at essentially tinitingnan lamang ano ba ang impact nito. Kasi hindi niya sinabi kung anong posisyon. Ako ang sense ko, kung tatakbo siyang senador sa 2025, pwede pa rin siyang tumakbo sa 2028. Kasi matalo man siya manalo, pwede siyang bumalik sa Senado. Kung siya'y tatakbo ng House of Representatives, kasi sinabi niya na si Congressman Pulong parang ayaw na, magandang galawan yon kasi essentially ang sinasabi niya sa next 3 years, baka ako wala sa inyo. So maraming ibig sabihin yung kanyang declaration. I would put it as a declaration. Pero sa akin, ang bukod-tangi doon, yung pinapasabi niya sa taong bayan na hindi ako kapituko. I can always turn my back from this. Remember, Vice President siya, ang term niya hanggang 2028. So if she resigns, and this is less than 4 years. Kung sino man yung i-appoint,
ng Pangulo kung sakaling mag-resign, hindi makakatakbo ng 2028. Historically, ang Pangulo kumukuha dun sa Senado. Ngayon, assuming a scenario na akunin niya ang pinsan niya, that ends his career. Kasi you cannot run. Ang nasa saligang batas natin, dapat hindi, less than 4 years pwede kang tumakbo. So ito, less than 4 years. So maraming possibilities, pero ang bukod-tangi doon for you to declare it na wala namang humihingi, shows the sign that she can turn her back away from it. At ang kasama doon, yung dalawang kapatid. So makikita mo independent rin yung tatay, no? Yung statement ni President Duterte. So yung Duterte, sabi nila spent force. Dahil sa announcement na yan kagabi, lahat sa political establishment nagkagulo. So ako ang baraha nasa mga Duterte. Mm-hmm. Tsaka ma'am, possible din na pumukbo siyang mayor. Ano kaya magiging Davao kasi mayor? Yun, alam mo, mahal niya ang Davao. In fact, nakita natin no, nagpaalam siya, no? Kung mas rinerespeto siya at mas nakikita niya na mahalaga sa mga constituent niya na siya ang namumuno, isang possibility yan. At pag nag-mayor siya, pwede rin siyang tumalon papuntang Pangulo. I mean, it doesn't stop her. Pero this is telling kasi technically, without the other side asking her to resign, she's sending the signal na, you know, I have decided. Ako ang, the fact that she announced that, I think she has made certain decisions and these are calculated. Pero ma'am, magandang venue din ang local chief executive to show off na ito yung aking kapabilidad. Alam mo naman ma'am, pag nag-manage ka ng isang syudad na malaki, pinakamalaking syudad pa inland air sa Pilipinas, paano na rin minanage mo ang buong Pilipinas? Kung ang hahanapin ng taong bayan ay ang kanyang political capital at higit sa lahat ang kanyang liderato na decisive. Jade, oo, totoo yan. At makikita mo ang Davao is one of the cities na talagang tinitingala ng karamihang syudad. Hindi pa naman tapos talaga yung plano niya nung siya ay nagdesidong mag-vice president. Pero I guess yung announcement niyang yan at yung isa niyang pahayag tungkol sa ICC na nung ako naman ay nag-mayor, ako naman ay walang ganyan, no? Yung death squad and everything. My sense, I think she is on a daily basis looking at saan ba ako masaya. No, mahirap na ikaw ay nanalo ng mandato tapos hindi ka rin respeto, halos everyday jobbing ang ginagawa sa'yo, wala ka namang ginagawang masama sa administrasyon na ito. In fact, nagtatrabaho siya sa DepEd. Dapat matuwa ang administrasyon na ito. Kasi ang isang mahirap na ahensya sa gobyerno at isa sa pinakamalaki ay ang DepEd. Ngayon, kung hindi sila natutuwa sa kanyang trabaho at daily binubugbog siya, sa tingin ko, she is a Duterte after all. This is not the end of it, but certainly it's a good message to everyone, especially with the kind of politics we have, that, you know, kaya kong talikuran ang vice presidente at maglingkod sa mga tao nagmamahal sa akin. Ayun nga lang, malilimit mo yung chance mong pakita sa mas malaking, you know, constituency yung kakayahan mo. Pero nakita naman natin sa 18 months, talaga nagtrabaho siya kahit ang daming issues na binabato sa kanya. Tsaka pwede rin siguro prof na magpapakita siya ng disagreement to the to some policies kundi man lahat. For one, sinabi niya na yung exploratory talks sa CPP ay isang pagkikipag-negosasyon sa kaaway
mga ganong mga sapantahan ni Vice President Sara? Oo, alam mo, Jade, hindi naman siya sunod-sunuran eh. May sariling poder ang isang Duterte, no? Hindi siya sunod-sunuran. Noong una siyang naging caretaker, minute niya, nag-command conference siya at sinabi niya anti-terrorism. Tama ka, sinabi niya yung CPP-NPA is like dealing with the devil. Sinabi niya, nagsalita rin siya tungkol sa constituent People's Initiative. Nagsalita rin siya sa SMNI. So, hindi mo siya masasabing sunod-sunuran o kaya sip-sip o kaya naghihintay ng anumang pondo para lang masahihin ang ego ng Pangulo, ng First Lady, at klarado ang differences nila ni Speaker. So to that extent, makikita mo she's a straight arrow and she will say her piece. I think that's part of her character as a leader.